Magandang araw po sa iyo, Kuya Barry. Kamusta na po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Ako nga po pala si Jimmy. Mahigit 4 na dekada nang naninirahan dito sa baryo ng San Roque sa probinsya ng Antique. Nakakatuwang isipin na sa dami na mga letter sender po sa programa mo, Kuya Barry, ay ang kwento ko ang isa sa mga napagbigyang maging bahagi ng inyong channel at mabasa ang aking kwento tungkol sa aking totoong karanasan para sa masusugid mong followers. Sisimulan ko na po ang aking kwento sa maikling paglalarawan sa dating mukha ng aming munting baryo. Tahimik kami noon, literal na walang malalang gulo na nangyayari. Ang mga tao ay nagtutulungan, nagbibigayan, at higit sa lahat ay nagdadamayan sa oras ng kagipitan. Mayroon din namang mga chismosa, pero tanging masasayang kwento lamang ang napapakinggan ko sa kanila. Ang kapaligiran po ay maberde, maraming halaman sa bakuran ng bawat bahay. Marami ding mga puno na may matatamis na bunga tulad ng lansones, marang, bayabas, santol, makopa at marami pa pong iba. Mayroon ding mga punong malalaki tulad ng nara, mangga at akasya na madalas naming inaakyat ng mga kababata ko at kaibigang sila Pido. Malaya kaming nakapaglalaro kapag kakabilugan ng buwan. Ang liwanag nito ang nagsisilbing ilaw upang mahanap ng taya ang mga kalaro sa tagu-taguan. Ganyan kami kasaya noon. Ganyan katahimik, Kuya Barry, ang baryo namin noon. Subalit ang katahimikan ay biglang nagambala ng mga kwento ng kababalaghan mula nang nanirahan sa aming barangay ang isang pamilyang dayo. Paalala lang, sadya ko pong babaguhin ang kanilang mga pangalan, Kuya Barry, ha, upang pangalagaan din maski papaano ang kanilang pagkakakilanlan. Sila po ang pamilyang Francisco. Tatlo sila, si Mang Hilario, Aling Edwina at ang ina nitong matanda na si Aling Maria. Noong unang salta nila dito sa amin ay wala naman pong naging problema. Dahil sa totoo lang po ay palabati ang mag-asawa sa aming mga kapitbahay. Magilaw din sila sa mga batang tulad ko. Sabi nga ni nanay, sabik daw sa anak ang mag-asawa, kaya lang ay hindi sila nabiyayaan. Mabait po ang mag-asawa. Madalas kapag lumalabas sila ng bayan ay palagi kaming may mga pasalubong ng mga tinapay, prutas, gulay at iba pa. Masipag din po sila. Mahiling magtanim ng halamang malalago si Aling Edwina. Samantalang si Mang Hilario naman ay gawain naman ang magtanim ng mga gulay. Magaling silang makisama. Tinanggap sila ng buong buo ng aming komunidad at madali silang nakapalagayang loob ng mga taga rito. Subalit, iba ang kwento pagdating sa matandang ina ni Aling Edwina. Sa tansya ko po ay naglalaro na ang edad nito sa 80 hanggang 90 taong gulang. Mahina na ito at nakuba na rin dahil sa kanyang katandaan. May depekto sa mukha ang matanda. Mayroon siyang malaki at maitim na balat na halos tumakip na sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Dahil po dito ay madalas nakukutya siya ng mga bata o maging matatanda dahil sa kanyang kakaibang anyo. Naging panakot rin siya sa mga batang katulad ko. Sinasabi pa nga ng mga chismosa sa amin, lalo na kapag kami ginagabi na sa paglalaro, na hahabulin daw kami ni Aling Maria at kakainin. Halos isang buwan pa lamang sila sa baryo namin ay biglang nagpaalam ang mag-asawa. Lumapit sila kay nanay bit-bit ang mga bag. Kailangan daw nilang umalis at dumalo sa lamay ng ina ni Mang Hilario sa Leyte. Iiwan daw nila si Aling Maria dahil baka hindi raw nito kayanin pa ang biyahe. Ibinilin ito kay nanay at nakiusap na kung maaari ay ipagluto at silip-silipin ang matanda at huwag hayaang lumabas ng bahay. Babalik daw sila sa 5th araw.
nakita kong inabutan ng kaunting salapi si nanay. Tinatanggihan ito ni nanay. Ayos lang naman daw sa kanya ang bantayan ang matanda. Ano pa daw at naging magkakapitbahay pa kung walang malasakit sa isa't isa. Ngunit ipinilit ng dalawa ang salapi kay nanay at inilagay na ito sa kanyang palad upang hindi na makatanggi pa. Ilang sandali pa'y nakita kong marahang tumango si nanay sa kanyang kausap at isang ngiti ang iniwan ni Aling Edwina bago nagpasalamat. Nagkumpulan agad ang mga chismosa at binibiro si nanay na mag-ingat sa matanda. Pinagkibit-balikat na lamang ito ni nanay at pinuntahan ang lola para silipin kung kumain na ba ito. Subalit Kuya Barry, sa pag-alis na ito ng mag-asawa ay nagsimula ang kwento ng katatakutan sa aming baryo. Kinagabihan ay mayroon daw nakasaksi na may umaaligid-aligid na aswang na gabunan sa bakuran ni na Aling Edwina. Mayroon daw itong mahabang kuko at pangil na malalaki, maitim na balat at kalbo ang ulo. Ang aswang na gabunan ay pinaniniwalaan sa amin na siyang pinakamalakas na uri ng aswang Kuya Barry. Kaya nitong magbago ng kanyang anyo tulad ng baboy o aso. Kumakain daw ito ng tao, lalo na ng mga bata, at paborito daw nito ang mga lamang loob. Ito ang uri ng aswang na mahilig magtago sa masusukal na damuhan, mga puno o kakahuyan sa gabi. Ayon sa chismis, si Mang Larry, ang kabo ng weteng sa aming lugar, ay ang unang nakakita sa gabunan. Ang kwento, habang naglalakad daw si Mang Larry pauwi pagkatapos ng kanyang trabaho, may narinig daw itong malalim na hiyaw ng matapat sa bahay ni na Aling Edwina. Nagtago daw agad ito sa likod ng malaking puno ng akasya at nagmasid. Walang ano-ano'y may masangsang na amoy na parang amoy na nabubulok na laman daw siyang naaamoy. At tuon ng araw niya nakita ang kakaibang nilalang na biglang dumapo sa kubo ni na Aling Edwina. Isang nilalang na may maitim na balat. Dito rin daw nagmumula ang malalakas at malalalim na sigaw. Lumapit daw ito sa kubo at unti-unting doon naglaho. Grabe daw ang bilis ng kabog ng puso ni Kabo ng gabing iyon. Mabilis pa sa kabayong tinakbo niya ang kalsadang patungo sa kanilang bahay. Mabilis naman na kumalat ang chismis. Sinasabing nakita raw ni Kabo na may aswang sa itaas ng kubo ni na Aling Edwina at kumakain ng lamang loob. Ikinalat na ang aswang na nakita ay si Aling Maria. Bagamat walang katibayan mula sa mga taong nagpauso ng mga ganitong kasinungalingan, naging malakas ang impluwensya nito sa iba pang mga tao. Ang mga espekulasyon at paninira ay namayagpag. Tuluyang nagsimulang mabahiran ang pangalan ni Aling Maria sa pamamagitan ng mga kwentong pasikretong nagkalat sa buong barangay. Hindi ako naniniwala, Kuya Barry, gayon din si nanay. Dahil alam naman namin ang chismis. Madaling kumalat pero mayroong dagdag bawas. Hindi namin ito magawang paniwalaan dahil wala naman kaming naririnig na malalalim na pagsigaw. Hindi ito tugma sa kwentong kumakalat. Ang bahay namin ay malapit lamang. Isang bahay lang ang pagitan namin kaya't imposible na wala kaming marinig kung totoo man iyon, Kuya Barry. Ngunit tinanong ko pa rin si nanay kung naniniwala ba siya na aswang nga si Aling Maria. Hindi direktang sumagot si nanay pero inilagay lang niya sa kanyang bibig ang isa niyang daliri. Isa lang ang ibig sabihin nun, ang ako'y manahimik. Huwag na raw ako makisali sa mga taong walang magawa sa buhay. Naging bahagi rin ng mga chismis ang mga natagpo ang patay na manok kina Aling Simang. Pinaniniwalaang sinaid daw ang dugo ng mga ito
kaya ito namatay. Ang matanda raw ang may gawa noon at wala nang iba pa. Dahil nasa itsura daw nito, sigurado daw sila. Mayroon ding mga natagpo ang patay na aso at pusa sa iba't ibang bahagi ng aming baryo. Kung kaya't nabahala agad ang mga tao. Pero dahil wala namang matibay na ebidensya na isang ang aswang ang matanda, ay binaliwala ang usaping ito ng aming kapitan. Ayon sa kanya, ay wala raw karapatan ang sinuman na paalisin ang matanda kasama ng pamilya nito. Kinatakutan na ang pagsapit ng susunod na gabi. Maaga pa lamang ay nagsipagpinid na ng mga pintuan ang bawat tahanan. Ang mga nangyayari ay nagdulot ng pangamba para sa kani-kanilang kaligtasan, lalong-lalo na ng kanilang mga anak. Lalo pang nabalot ng sidak ang buong baryo namin, Kuya Barry, nang may tatlong bata raw na natagpo ang patay at wala nang lamang loob sa kabilang barangay naman ito. Mas lalong naging mainit ang mga mata ng mga taga roon sa amin sa matanda. Gustuhin ko mang ipagtanggol siya ay alam kong walang makikinig po sa akin. Sasabihin lamang nila na ako'y bata pa at wala pang kaalam-alam. Sa totoo lang, Kuya Barry, ay hindi makatarungan ang masamang isipin sa matanda. Naaawa po talaga ako sa kanya. Alam mo po, Kuya Barry, sa gitna ng nagsalusalungat ng kwento ng aswang sa aming lugar ay hindi ako naniniwala na si Aling Maria ay isang aswang. Nakapasok na rin kasi ako sa bahay nila at wala naman po akong nakitang kakaiba, lalo na sa matanda. Mahina na ito. Minsan ay hirap na ngang bumangon sa kanyang higaan. Tahimik lang po ang matanda. Hindi ito pala daldal at pala kwento. Pero palagi siyang nakangiti sa akin. Gustuhin ko mang banggitin sa kanya ang nagiging usap-usapan sa baryo ay pinipigilan ako ni nanay. Baka raw kung anong mangyari sa matanda kapag kami ay nakialam. Normal na tao si Aling Maria. Hindi po siya aswang. Sigurado ako doon. Umuwi na kami ni nanay pagkatapos niyang linisin ang matanda. Nakita naman ako ni Lapido at tinawag ako upang maglaro. Pinayagan naman ako ni nanay bagamat may biling wag na raw magpapagabi dahil nga baka raw may loko at kami mapahamak. Tumango naman po ako bilang pagsang-ayon. Tumakbo at sumama na sa grupo ni Lapido. Sa aming kumpulan, nagsimulang magtanong itong si Pido sa akin kung bakit daw hindi ako natatakot kay Aling Maria. Ipinipilit itong aswang ang matanda. Dahil kapwa ko nga bata, nagkaroon din ako ng boses at nagsimulang itanggi ang mga paratang sa kanya. Sinabi ko sa kanilang mabait si Aling Maria at hindi kayang manakit ng mga tao, lalong-lalo na sa mga bata. Napaismid naman silang lahat. Sinungaling daw ako. Patutunayan daw nilang aswang si Aling Maria. Dahil po doon, hindi na lang po ako kumibo. Hinayaan ko na lamang sila at kami naglaro na. Nang sumapit ang gabi, naisipan ng ilan sa amin na umuwi na nang maalala ang mga kwento patungkol sa aswang. Ngunit may isa pa sa amin na hindi pa nagbabalak umuwi at nais pang maglaro. At ito ay si Pido. Magtagu-taguan raw kami. At dahil nga nabitin ito sa kanyang paglalaro, ay pinagbigyan na lamang namin si Pido. Sa itaas ng puno, doon ako nagtago. Habang naghahanap si Pido, ay may narinig kaming kakaibang huni ng hayop. Nakakatakot po yung tunog. Nagsilabasan agad ang mga bata. Bumaba na rin ako at sumali sa kumpulan. Takot na takot po kami. Maging ako, damang-dama ko po na parang mayroong nanonood sa amin mula sa malayo at hindi namin nakikita. Hanggang sa nagpakita sa amin ang isang hayop. Papalapit ito sa amin. Parang aso
na parang hindi naman. May malaking katawan ito at malapad na tagiliran. Ito po ay nakakalbo na at may malalim na mga mata. Hindi kakinisan ang kanyang mga balat. Parang may mga galis. Bigla itong tumalon at kumapit ang matatalim nitong kuko sa puno. Agad kaming nagtakbuhan at kanya-kanyang umuwi na ang karamihan. Ngunit imbis na sa direksyong pauwi si Pido, ay tinahak nito ang kalsadang pauwi sa bahay namin. Sa kabila ng tindi ng takot ay sinundan ko siya at hindi nga po ako nagkamali ng hinala. Diretso ito sa bahay nila Aling Maria. Sumugod siya sa bahay ng pinaniniwalaang aswang at pilit na binabaklas ang pintuan. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Walang imik ang nasa loob ng bahay. Hindi ito nagbukas ng pintuan. Hanggang sa naamoy ko ulit ang masangsang na amoy at narinig ang ungol o kakaibang huni ng nilalang na iyon. Kaya't bigla na lang din akong tumakbo at mabilis na pumasok na sa aming bahay. Kinabukasan ay muling naging laman na naman ng usapan si Aling Maria at ang isang nakakagimbal na balita. Nawawala raw si Pido at ayon sa mga magulang niya ay hindi daw ito umuwi noong gabi. Labis na nabahala ang aking mga kababaryo. Naghanap sila maging sa kalapit baryo ngunit hindi nila ito natagpuan. Napagdesisyonan ng mga tao sa aming baryo na isisi ang mga pangyayaring ito kay Aling Maria. Nabuo ang isang grupo na may layuning paaminin ang matanda sa maling ginawa. Isinisi rin sa kanya ang mga sugat o pasa ng ibang mga bata na kalaro namin. Nakita kong dahan-dahang dumungaw sa bintana ang matanda at sinagot ng mahinahon ang pangungutya at pagsumpa sa kanya ng mga galit na tao. Sinabi niyang normal siya at mabuting tao. Ngunit hinamon niya ang mga kababaryo namin na maglahad ng malinaw na ebidensya na siya nga ang may kagagawan ng lahat. Dahil siya man ay handang magpatunay na siya ay walang kinalaman sa mga nawawala o mga natatagpuang namatay na hayop o tao. Ang ina naman ni Pido ay pumulot ng bato at agad itong ipinukol sa matanda. Sumisigaw ito at hinahanap sa matanda ang kanyang anak. Paulit-ulit niya itong tinawag na aswang habang ang dugo sa ulo ni Aling Maria ay dumaloy na sa hapis niyang mukha. Lumabas si nanay mula sa bahay. Nagulat ang lahat dahil doon lamang nila nalaman na nasa loob pala si nanay. Ipinagtanggol niya ang matanda. Nilapitan ni nanay ang mga tao at kinausap ng mahinahon si kapitan. Ipinaalala niya na haka-haka lamang ang ibinibintang ng mga tao. Ni hindi dapat sila manghusga ng kapwa. Dapat raw sa oras na iyon ay hindi paninisi ang ginagawa kung hindi pagkakaisa at pagtutulungan tulad ng nakagabian. Magiging malaking problema daw kapag ka may masamang mangyari sa matandang iyon. Pinatutunayan din ni nanay na hindi aswang si Aling Maria. May ilang naniniwala dahil alam nila na may kakayahan si nanay na makakita ng kabutihan sa mga tao. Ang ilan ay nakinig. Ngunit ang ilan ay hindi. Kabilang na dito ang pamilya ni Pido. Ngunit dahil sa pagtatanggol ni Nanay Kuya Bari, nagdesisyon si Kapitan na paalisin na ang mga tao sa bakuran ni Aling Maria. Nagpaalam na rin ito pagkatapos nun. At si Nanay naman ay muling pumasok sa loob upang gamutin si Aling Maria. Noong malalim na ang gabi, nagpa siya akong tumakas dahil nais kong alamin kung ano nga ba ang katotohanan sa totoong pagkatao nitong si Aling Maria. Patay na ang mga gasera
tahimik na rin ang aming bahay at alam kong tulog na ang lahat. Dahan-dahan akong naglakad nang hindi gumagawa ng ingay. Nang makalabas na ako ng aming bahay, nakita ko agad ang pamilyar na bulto ng katawan ng isang tao sa bakuran ng aming kapitbahay na naglalakad din ng dahan-dahan papunta sa kanilang likod bahay. Sa mura kong isipin ay nagawa kong magmasid at panuorin ang kanyang ginagawa. Isang matandang kuba na naglalakad papunta sa likod ng kanilang kubo. May bitbit na itak at latigo. Sinundan ko siya ng dahan-dahan. Pumunta siya sa halamanan at nakita ko ang isang sako na dinatnan na niya roon. Maya-maya ay tila umusal ito ng dasal. Hindi ko po nauunawaan ang kanyang sinasabi. Nanatili lamang akong nakamasid. Hanggang sa nakarinig ako ng malakas na ungol at naamoy ang pamilyar na masangsang na amoy. Agad kong tinakpan ang aking ilong, Kuya Barry, dahil anumang oras ay maaari akong masuka dahil sa tindi ng baho nun. Lalayo na sana ako nang mapansin ko ang biglang paggalaw ng sako. May kung anong laman ang sakong ito at pilit itong kumakawala. Subalit naging maagap ang matanda. Noon ko lang nakita si Aling Maria na parang ang lakas-lakas niya. Hinataw niya ng tila isang latigo ang sako. Nataranta ako nang makita na lumabas sa sako ang isang nilalang na may mataas na ilong, matalim na ngipin at matatalas na kuko. Katulad ito ng sumalakay sa aming magkakaibigan. Nakita ko ang galit sa anyo ni Aling Maria. Narinig ko siyang pinapagalitan ang nilalang na iyon at sinasabihang umalis na sa aming baryo. Agad na iwinasiwas ng matanda ang hawak-hawak nitong patalim at isinaksak ito sa katawan ng kausap. Hindi na nakalaban pa ang nilalang na sa palagay ko'y aswang at tuluyang sumuko upang hindi na masaktan ng labis. Tumakbo ito at naiwang mag-isa si Aling Maria sa dilim. Kumutkot ito ng lupa at inihagis ito sa direksyon kung saan pumunta ang aswang. Marahan itong lumakad gamit ang tungkod pabalik sa loob ng kanilang bahay. Ni isa ay wala akong naunawaan sa aking mga nasaksihan. Ngunit sa mura kong edad noon, Kuya Barry, ay nalaman kong hindi si Aling Maria ang aswang na nakainkwentro namin. Ngunit isang tanong pa noon ang nais ko pong masagot. Yun ay kung nasaan na si Pido. Nagising ako mula sa mahimbing kong pagkakatulog nang makarinig ako ng mga ingay mula sa labas. Wala na sa tabi ko si nanay at tatay. Lumabas ako at nasaksihan ko ang mga taong sumusugod sa bahay nila Aling Maria. May mga bitbit silang mga bote na may lamang tubig na sa kalaunan na lamang kong gaas pala iyon. Wala na silang nagawa pang pag-aalinlangan. Agad silang sumugod sa bahay ni Aling Maria at sinunog ang kanyang tahanan. Umiiyak si nanay noon at sumisigaw na itigil daw nila ang kanilang ginagawa. Subalit wala siyang nagawa. Hanggang sa mula sa likod ng bahay ay may naglalakad papunta sa direksyon ng mga taong nanunog ng bahay. Si Aling Maria. Hirap na naglalakad at inuubo-ubo pa. Agad siyang nilapitan ni nanay at tatay at tinulungan. Mabuti at nakalabas daw ito kagad bago pa tuluyang lamunin ng apoy ang kanyang kubo. Agad namang rumisponde ang mga tanod at pinagbawal nilang malapitan ng iba si Aling Maria. Nakiusap din ang kapitan na kung maaari
ay daanin ang lahat sa mabuting usapan. Ngunit nagsialisan lamang ang mga tao pagkatapos dun. Naapula na ang apoy. Ngunit alam ko sa pagkakataong iyon ay hindi pa rin napapatay ang galit ng mga tao sa matanda. Ipinagpasya nila tatay na sa amin muna patuloyin ang matanda hanggang sa ikalimang araw ay dumating na nga ang mag-asawang Hilario at Edwina. Labis ang naging paghinagpis nila nang makita ang naging kalagayan ng kanilang tahanan, lalong-lalo na sa sinapit ng kanyang ina. Narinig ko ring labis rin nilang pinasalamatan si nanay at tatay sa pagmamalasakit sa matanda. Umiiyak pa noon si Aling Edwina at niyakap ang kanyang nanay. Sinabi niya na hindi aswang ang kanyang biyenan. Sa katotohanan, Kuya Barry, ay isa palang dating tanyag na manggagamot sa kanilang lugar itong si Aling Maria. Noong malakas-lakas pa daw ito, ay marami ang dumadayo at naniniwalang sila'y mapapagaling sa kanilang mga karamdaman. Isang ang sikat na albularyo si Aling Maria, ngunit dahil sa matanda na at mahina na, ay ipinasya ng mag-asawa na lisanin na ang puok at lumipat sa ibang baryo. Ngunit sa ilang araw nilang paglisan, ay hindi nila akalain na may mangyayaring pagbibintang at paninirang puri na mararanasan ang kanilang ina. Ayon pa kay Mang Hilario, ay pamilya rin daw siya ng mga taong nagpaparusa at pumapatay ng aswang, kaya imposible na sila ay katulad ng mga nilalang na iyon. Maya-maya'y sumabat si Aling Maria. Ayon sa kanyang napag-alaman, ay isang baguhang gabunan o shapeshifter ang aswang na gumagala-gala sa aming baryo. Marahil ito daw ang may gawa sa mga patayang nagaganap, maliban sa mga hayop na kinakain ito. May pagkakataon pa raw para magbago ang nasabing aswang. Dumating ang mga otoridad at isinalaysay ng mga ito na walang katotohanan ang paratang kay Aling Maria. Inilahad din nila sa lahat na ang mga batang natatagpo ang patay at wala ng lamang loob ay mga biktima ng mga sindikatong nangingidnap ng mga bata at nangunguha ng mga parte at ibinebenta ito sa malaking halaga. Ang mga paratang na muntik magpahamak sa matanda ay walang katotohanan at mapanirang chismis lamang sa mga taong walang ibang ginawa kung hindi ang magpalaganap ng mga malisyosong mga kwento. Napagtanto ng mga tao, Kuya Barry, na dapat ay huwag basta-basta maniwala sa mga walang batayang akusasyon laban sa isang tao. Dahil doon, sumiklab ang konsensya ng karamihan at humingi ng kapatawaran. Hindi na po nagsampa ng kaso sina Aling Edwina at Mang Hilario sa ilan naming kababaryo dahil ayon sa kanila, mas hangad nila ang tahimik na buhay. Ang pangalan ni Aling Maria ay nanatiling simbolo ng katarungan at babala laban sa kapalpakan na hatol ng masa. Ang kanyang bahay na naging abo ay patuloy na nagpapaalala sa mga tao na ang mga gawain tulad nito ay hindi katanggap-tanggap at labag sa batas ng tao maging sa Diyos. Ngunit nasaan nga ba si Pido? Lumayas pala ito sa kanilang bahay nang mapagalitan at masaktan ng kanyang tatay. Doon siya natsyempuhan ng mga kidnapper. Labis lamang siyang sinuwerte dahil sa pagkakatong iyon, naresolba ang kaso ng mga batang natatagpo ang patay. Nagkaroon ng entrapment at nailigtas ang mga batang biniktima, kasama na doon si Pido. Magmula noon, Kuya Barry, ang baryo sa dulo ng Antique ay naging isang lugar na muli ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang kwentong ito ay nagturo sa mga tao
na huwag agad maniwala sa mga haka-haka at paniniwala na walang katibayan. At sa mura kong isipan noon, Kuya Barry, natutunan ko ring huwag maniwala sa mga chismis-chismis. Kuya Barry, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Isang pangyayari po sa buhay ko ang nagbigay aral sa amin. Salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Jimmy. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.